Okay, welcome back. Nandito tayo ngayon sa panibagong episode ng ating mga tools. Hindi na ngayon review. Ang gagawin natin ngayon is actual. At sisiguraduhin kong may matutunan kayong basic na trabaho. Gagamitin natin ang laser level. Papakita ko sa inyo ang actual na paggamit yan. Kasi may project tayong gagawin ngayon. Ito kasing nasa background ko. Ito yung dati kong nilagyan ng mga alaga kong ibon, mga parrot. Ngayon, sobrang init dito. Umaabot ng 40 plus degree. Dahil nga walang kisame, tapos ang wall niya is yero pa din. Kasi rooftop to. Ngayon, nag-aalala ako, baka mamatay ang mga parrot nating alaga. Masyadong may kamahalan ang bawat ibon. Kaya gagawa natin ng kisame, lalagyan natin ng wall na hardiplex. Para yung aircon ay makapasok. At ngayon, gagamitin natin, syempre, gagamit tayo ng laser level. At syempre, itong nailer gun. Ito, 3-in-1. Ito yung isa na pinaka-the best kong kasama sa trabaho. And ito ay, itong nailer gun ito, itong brand na to is order ng aking isang customer na taga Batangas din. At doon ko lang nakuha yung idea kasi hindi naman wala rin akong idea sa 3-in-1 nailer gun. Pero umorder siya at nakita ko parang pwede, maganda. At nung gamitin ko, eto na yung isang partner sa trabaho talaga na all around. Kasi iba't ibang size ng papo, kaya niya. Isa sa hindi pwedeng mawala sa trabaho. And dahil may kamahalan ng labor sa Taiwan, alam nyo ba na ang labor sa Taiwan, kapag ibabayad mo itong trabaho na to, aabot ng 100,000. Kasi ang bawat, ang master carpenter, umaabot ng 4,000 ang isang araw. Ngayon, ang labor niya is dalawa. Ang labor, ang isang araw ng labor is 2,500. Kaya, ang 100,000 sa ganitong kaliit na trabaho, halos hindi na magpapangabot. Pero dahil tayo ang gagawa, may sarili tayong tools, kaya napakahalaga na may sariling tools. Kagaya nito, ito, ito ang isang hindi rin pwedeng mula kasi ito, tumatagos to kahit sa bakal. Ganyang kalaki ang pako niya. Kaya ito, ang isang partner natin at ipapakita ko ang mga actual niyan. Kasi nga, tatapusin natin ang trabaho nito siguro aabuti ng isang linggo. At ang isa pang maliit na nailer gun, lahat yan gumagamit ng compressor. Gagamitin ng compressor. Ito pa yung isa. Ito naman, maliit lang. Ginagamit sa finishing. Ang pako niyan. Ang pako niyan, walang ulo. Siguro 1 centimeter. Ito yung ginagamit sa para hindi makita yung pako kasi wala tong ulo. Ito yung finishing niya. Okay, actual natin lahat ng tools na yan. And samahan nyo ako dahil kung i-compare natin ano ba yung pagkakaiba na ginagamitan ng compressor. Ito kasi ginagamit ng compressor at yung isang ibinebenta ko is sinasaksak sa kuryente. Pag malakihang trabaho, ang may i-recommend ko, gagamit ka talaga nito. Kasi yung compressor ang magbibigay ng lakas dun sa pako. Yung pressure para bumaon. Ngayon, yung sa kuryente, yung maximum power niya at function, hindi niya kayang higitan itong ginagamit ng compressor. Kaya, start tayo. Samahan niyo ako. Okay, ito yung ating gagawin. Ito, kailangan niya ng lagyan ng hardiplex. Tapos dito, kailangan niya ng ceiling. Kisame. Then, ito, kailangan din lagyan ng hardiplex. Nasa rooftop kasi ako. Ito is 4th floor. Kung mapapansin niyo, napakataas ng location. Kaya, panay yero. Yero ang ginamit dito. Kasi hindi na allowed kapag ka rooftop, lagyan pa ng mga simento. And sisimulan natin.
Ngayon, ang unang gagamitin natin is laser. Lalagyan mo doon ng... Yun kasi yung pamantayan, kaya gagamitin natin ng laser level, level papunta dito. At mahalaga, functional laser level para maging maluwa ng trabaho. Okay, gagamitin natin ngayon ang nailer gun. Gagamit tayo ng didos na pako dito sa bakal. Para sa mabilis na trabaho, malaking bagay kung meron tayong tools. Ganun lang kabilis. Pwede mo nang bitawan dahil naka-connect na siya. Ganyan kalakas. Tingnan natin kung paano lumagpas yung pako. Mabilis ang trabaho and hindi mo na kailangan ng helper. Kahit bakal siya, kaya niya. Ito naman yung laser level. Focus natin. Kung mapapansin niyo yung green light, yan yung ilaw niya. Para makuha mo yung straight line hanggang dun sa taas, andun na kagad yan. Kaya kapag naglagay ka ng plywood, yan na kagad yung pinaka pattern niya. Hindi ka na maliligaw. Ito naman yung 3-in-1 nailer gun. Ito kasi kabilaan, pipid mo siyang lagyan ng pako. Depende sa size. Kaya napaka-comfortable niyang gamitin. And meron siyang safe. Hindi siya puputok kahit na kalabitin mo hanggat hindi siya lumalapat. Kaya safe to. Yung isang malaki, hindi siya safe. Pagka aksidente mong napindot yan, automatic tatalsik yung pako niya. Ito hindi. Kaya ito, uno yung medya, dito yan sa likod. Yung kagandaan nun kasi, kapag nailer gun, ang gamit mo na, kahit walang helper, pag putok niya, masisigurado mo mabilis ang trabaho. Kapag magkakabit ka naman ng hardiplex at mabigat, kailangan mo ng lagyan itong bawel para maipatong mo siya at hindi mahuhulog. Yan ay kung wala kang helper, pero kung may helper ka naman, okay lang kahit na magkatulong kayo,
Pero kapag wala talaga at mag-isa ka lang gagawa, mas mabuti para hindi ka mahulog at hindi masira yung plywood. Nang mayroon kang tools, lalo na kung nailer ka, hindi mo kailangan ng helper. Mas madali ang trabaho.
okay na. Ganyan ang kapag disaksak na nailer gun, hindi kaya to. Kailangan talaga compressor. Pa yung isang basic na paggamit ng laser level. Kukunin natin ang taas nito para malagyan ng division. Ito na siya ngayon. Kukunin natin to kasi lalagyan dito ng division. Okay, kukunin natin ang taas nito para malagyan ng flooring. Ngayon, ang functional laser level kasi mataas siya. Kukunin mo lang yung taas nito. Hindi mo lang kailangan pa ng level hose. Ganyan, 26.5. Papunta doon, dapat 26.5 din. Okay, 26.5 yung kabila, dapat yung ilaw tatapat din sa 26.5. Ibig sabihin, ito yung taas nung nasa dulo. Ito ngayon ang babaybay natin. Dito. Another 26.5 dito. Okay, ito na yung flooring niya. Flooring nung hahabulin natin. Thank you.
so many times. It's not really good. Yeah, you need to wait to dry it, then you can try it for a second coating. After more than 1 week, natapos na yung trabaho at ito ang result, ipapakita ko sa inyo.